IO Art. Hello, good morning. Ano ngayon? May 16, last full day natin sa room. So tayo lang ulit yung magta-travel ngayon. May mga pailan-ilan lang ako pupuntahan na natira. Pero kagabi, nung nag-e-edit ako, nasad ako. Kasi nabura yung ibang video sa Vatican. Nakakasad. Vatican, ano, St. Basilica mismo, yung church. Pero yung Vatican Museum, complete. Although yung Basilica, medyo okay lang naman ng slide. Kasi nga, nakapunta na ako dun before. Pero kasi yung video na ipapakita ko sa vlog, kulang siya. Ayun. So, nagdadalawang isip pa ako kung pupunta ako doon. Eh, di ba, sobrang haba nung pila nung Vatican. So, yun. Pag-isipan natin. So, ngayon, may pa-scarf tayo. Kasi inuubo ko. Para may pang-cover. Pang-cover. Tapos, dala ko pa rin yung sombrero ko. Tapos, may dala na tayong tubig para hindi na tayo bumili sa labas. Anyways, ayan. Naglista na ako ng mga pupuntahan. May listahan tayo. Sundin natin yun. Mga ilan-ilan na lang yung pupuntahan natin. Pero magkakalayo. Hindi katulad kahapon, nasa isang area lang sila, nasa Roman Forum lang. Ayun. Tapos ang request ni maming lunch later, kasi babalik din ako ng lunch, is Filipino food. So may nakita ako dun malapit sa Republica Metro. Dun tayo punta. Dun tayo bibili. Take out. Ay. So, first stop, magme-metro tayo. Sa Termini na lang kaya. Termini metro na lang. Parang, hindi, pupunta muna tayo doon sa isang church pala. Sige, pupunta muna tayo. Ito yung Piazza del Esquilino. Flat lang siya, wala siyang masyado upuan. Patas para siyang nasa likod ng Santa Maria Maggiore Church. Ayan. So pupunta tayo, ito pala yung likod, kaya pala mukhang sarado siya. Pupunta tayo sa harap. Ganda din ang mga sides niya, may mga sculpture din. Tapos, after nito, balik tayong Termini Metro. Sakay tayo ng metro. Papuntang Espanya Metro. Para makita niyo yung Spanish Steps. Tapos, alam ko may isang hall doon or isang alley na parang shopping center. Tingnan natin kung makover natin siya. Magme-metro tayo ngayon. Kasi sobrang napagod ako kahapon. Tsaka ngayon nga, malalayo yung area natin ngayon. Kaya kailangan natin ng metro. So yan yung Piazza Maggiore. Wala ng church oh. Pero parang I feel na sarado siya. Kasi parang may event eh. Picture tayo sa kanila. Si Father pa yung nagpicture sa atin. Yeah. Pasok tayo. So, pwede naman pa yung pumasok. Punta lang natin sila Father. May ganyan. May screening area. Yan siya. Basilica Papale de Santa Maria Maggiore. Ang galing oh, may ganito sila oh. Parang mamimili ka.
parang magkakaroon ng light. Pag kunwari itong side, itong arc ko yung mag-iilaw. Tapos may ilang minutes kung depende kung magkano hinulog mo. Pag ito naman yung sides, yung wall. Pag ito yung ceiling. Diba? Ganun. Tapos kung gaano siya katagal, depende kung magkano yung euro yung nilagay mo. Diba? Ayan, no? Antay tayo kung may magpapailaw. Pero siguro wala kasi morning eh. Anyways, ikot tayo. Nandito yung baptism, sa Christie Bookshop Museum. May restaurante rin, bathroom, nandito yung area. So dito yung baptism, no? Ang ganda. Alam ko ta, siguro tatanggalin lang yung takip ng ano, no? Italiano, English. At yung mga confession box sila, tatayo ka lang dito. Ayan. So, pwedeng Italiano, pwedeng English, Hindi, Marathi, Konkani. Ito yung oras niya. Ang schedule. Father Vivian Ravelo, OP. Iba-iba pala. Hindi ninaayos nila. So may mga part din na inaayos.
Nativity scene. Ayan, tapos na tayo. Actually, dapat mag-determine ako, di ba? Kasi mas malapit. Pero naalala ko, mas grabe yung tao doon. Pero pagdating sa Cavour, baka wala na rin ako masakit. So sige, termine na lang. Let's go! Tsaka titignan ko yung bus nga pala kasi yung bus parang lahat ng ano, pasok siya sa 7 euro eh. Baka doon na lang ako bumili pala. Let's see, let's see. Ito yung bilihan ng ticket ng bus. Oh. Yan yung mga bus. Oh. Sa harap lang ng termini. So 24, same lang price, 24 hours, 7 euros. Tapos kala ko pwede na sa lahat. Hindi pala. Sa Metro bus lang pala siya. Parang nakita ko nung nakaroon, may tram and ano pa. So nung binasa ko, wala pala. Anyways, Metro na lang tayo kasi mas mabilis. Siya mas sanay na tayo mag-Metro. So baba tayo Metro. Anagnina, ayan, Rabibia, saka Anagnina. Dalawa kasi yung line dito. Isang line A, isang line B. Usually lahat ng tourist spot nasa line A. Sa line B, yun yung Colosseo, saka yung Vatican. Yan na yung Espanya Metro, sa likod ko. So, hindi mo kayo malilito kasi may signage naman, ano, Piazza, Spanya. Kung yun yung pupuntahan nyo. Pero siguro kung bumaba kayo dito, yun yung pupuntahan nyo. Tapos, sundan nyo lang yung daan. Kasi yun na rin naman yun. So, diretso lang. Na yung Piazza Spanya. Siyempre given na yung embassy ng Spain nandito, di ba? Yan. Yan yung Spanish Steps. Sa taas niyan, ano nga ba yung sa taas niyan? Nakalimutan ko na. Kapunta na ako sa taas niyan. Church ba? Siguro, church. Yan. Akitin natin para makita niyo. Tapos, ito yung ano, yung boat niya pala. Alam ko Bernini ito eh. Ang pagkaka-remember ko ha. Ang pagkaka-remember ko. So ngayon, akit tayo. Ito tayo doon sa church. Trinidad de Monti. So din tayo sa kabila dumaan. So yung tour pala dito, only with guided tour. Hindi tayo makakapasok. Okay, nice. From the top ng Trinidad de Monti. So, dito pala yung side na open. Siguro office, ano yun? Office yun. Tapos dito yung side na open yung church. Okay.
review ng Spanish steps from the top. Medyo onti pa yan kasi may time talaga na yung steps yan punong-puno ng tao. Tapos sunset sa likod. Kaya medyo maraming tao ngayon. Sunset pa sa likod o sunset doon? Sa parang ganun. Ito yung history. Post nyo na lang kung gusto nyo basahin. So may dalawang way tayo. Yung ito, yung Via Condotti, saka yung Via Bombino. Bombino. Diyan. Papunta yan parehas ng Piazza de Popolo. Pero pag dito tayo, kahanan pa tayo. Dito dire-diretso may way na. So makikita nyo maraming din branded store. Kasi nandito yung area na ano eh, na mga parang shopping district nila. Ganyan. Ay, may Montclair, Longchamp, may Chanel, may Dior. Yan. So yung piazza, sa yung Holy Trinity. Puntahan natin bago tayo dumiretso dito. So yan, just across the Spanish Embassy, nandito na yung piazza. So, balik na tayo. Doon tayo sa ano, yung shopping alley. Tapos kakanan na lang tayo ng Via Corso para sa Popolo. Ganda diba? Oh, may pa red carpet pa here. Oh. Ayan, pwede ka rin dyan. Tapos kakanan ka lang naman ng Via Corso. Ganda pala nung building sa corner, no? Nung malayo ko siya na-appreciate. Sa gilid ng Spanish Steps. Ganda niya. Parang everything, ano siya yung umaangat sa lahat ng building dito. Anyways, dito na tayo. Diretso tayo dito. Via dei Condotti. Tapos kanan tayo ng Corso. Kaliwaan sila, Prada, Gucci, Bulgari. May Louis Vuitton, Saint Laurent, Giorgio Armani, Salvatore. May Bottega, Patek, may Hermes. Ano pa ba? May Tiffany, may Rolex. Kanto may Fendi pa. Tapos may Omega. So ano lang talaga to? Luxury street talaga siya. Anyways. Kanan na tayo sa Corso. I think ito na itong kanto na to. Pero what is this? Is this a church? Ang sarado, spinador. May tumutugtog eh, no? Ano yan? Chiesa de la Trinita del Hispania. Iba pala yung tumutugtog, guys. Sorry. Despacito pala yun. Anyways, tuloy na tayo. Corso. So, first block na kayo, ayan na, Via del Corso. Diretso lang dito. Pero hinto tayo kasi parang may church. Pag may nakikita ako parang church, hinihintuan ko. Tignan natin kung ano meron. May scarf pa din tayo. Kasi nga pag umuubo ako, ganun. Hindi mo magkakapakapa ako ng tissue sa ano, bulsa. Ayan. Okay. Yung name niya is Basilica de Ambrogio Carlo. Pasok tayo.
siguro an hour. Sa kristiya nila.